Paano ba umahon mula sa maling desisyon? Meron tayong mga maling desisyon na walang masyadong epekto sa atin. Natisod ka ng konti, madaling makatayo muli. Pero may mga maling desisyon na malaki ang epekto sa atin. Parang binaligtad yung buong buhay natin. Just one big wrong decision and our lives are never the same. Yung iba may desisyon na kinalugi ng negosyo, o natanggal sa trabaho, nasira ang reputasyon. Iba naman, nagkaroon ng lamat ang mga relasyon sa magulang, sa asawa, o kaya sa mga anak. May desisyon na para bang tuluyan na tayong nalayo sa Diyos. At iniisip natin na dahil sa maling desisyon na yon, wala na tayong pag-asang makatayo muli. Feeling natin, sira na ang buhay natin. Wala nang tatanggap sa atin. Wala nang pag-asang tanggapin pa ni God. Pero alam mo, hindi ganyan si God. Alam mo ang kwento ni Jesus. If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. Maligaw ka man ng daan na parang ligaw na tupa, mapalayo ka man kay God, hindi siya susuko. Hahanapin ka niya, makabalik ka lang sa kanya. Iiwanan niya ang 99 ng mga tupa. Makita ka lang, makabalik ka lang. Ganun kakahalaga sa kanya. Pray tayo. Heavenly Father, salamat sa kabutihan at pagmamahal mo. Salamat dahil hindi mo ako sinusukuan. Nalayo man po ako dahil sa mga maling desisyon, pero patuloy mo akong hinahanap para makabalik sa iyo. Bigyan mo po ako ng lakas na magbalik loob sa iyo. Yakapin mo po ako ng iyong pag-ibig. Ako po ay iyong tupa at ikaw ang aking pastol. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.